Magandang gabi mga kapatid. At isang linggo po tayo hindi nakita for our real talks. So this time, meron tayong mga na pag-uusapan. Well, I was not able to have my real talks broadcast last week kasi well, may konti tayong pagdiriwang na ginawa kasi birthday ni Mrs. So isang tip ko sa inyo mga guys, i-prioritize niyo ang mga araw na mahalaga sa inyong mahal sa buhay. Kasi napakahalaga niyan, the golden moments of your relationship. Okay? So don't worry, meron naman tayo ngayong real talks. At isa sa mga mainit na pinag-usapan this week ay yung, alam niyo na, usapin ng katapatan. This time, mag-usap tayo. Ano ba ang hinihingi ng maraming tao pagdating sa issue ng katapatan? Well, dalawang levels ng pag-uusapan natin. National tsaka personal. No? Well, you know the peg ng, ano, no? Ang news peg ng topic na ito would be regarding the promises made by the president regarding yung kanyang position sa West Philippine Sea. So, it was a joke according to him. At maraming mga tao hindi natuwa about it. For those people who are supportive of the presidency at ng administrasyon, well, they can frame it in their own ways, no? Pero given na mayroong isang manging isda na nagtanong seriously during that time sa isang presidential debate, lumabas din, no? After the news exploded, he asked the question seriously. So hindi siya nagbibiro doon, so he was expecting a serious answer. So, well, maraming mga bagay sa politika ng ating bansa na talagang politiko magagaling mga ako, no? Not to politicize the talk and to demonize personalities, pero atakihin natin yung issue sa ating bansa at kahit sa ibang bansa, no? With regard to dishonesty in leadership. So, ang focus natin dito in general ay dishonesty in leadership. Well, to some extent, sabi nga nila, hindi mo daw masasawatayan. Given the sinful nature of man, palagay ko, it's impossible for us to totally eradicate that tendency and that weakness, no? Siguro, magkakaroon tayo ng ano, ng assessment. Given na sino ba sa inyo? Well, sa mga nanonood ngayon, kay Ate, nagtag na si Ate Geneva, okay, kay Ate Geraldine, magandang gabi. Kay Ate Maria Ernesa, kay Carl, magandang gabi sa'yo. Kay Ate Rowena, and then kay Ate Jennifer Alemania. Sabi niya, pinagpalang gabi po, first time to watch. Well, I hope you would find this episode, Ate Jennifer, no, na useful. At sa ating mga episodes ito sa Real Talks, ang pinag-uusapan natin ay yung mga issue sa lipunan at siguro mga bumagabag sa inyo sa mga nagdaang linggo at araw. Kaya we want to make things relevant to all of us. At the same time, tapatan natin ng pag-uusap kung ano ba sinasabi ng Panginoon pagdating sa mga bagay nito through His Word. So, punta muna tayo sa ating ano, unang topic. Kasi mamaya, mas romantic ang dating, no? Kasi dishonesty in relationship. Okay. Well, just to give you an idea muna, the kind of politics we have in this country ay hindi naman naiiba sa ibang bansa. But magkaroon muna tayo ng ideya, no? Paano gumagawa ng influence ang mga politiko sa ating bayan. Alam nyo, ang hirap maging kandidato sa eleksyon, no? Bakit? Lalo na sa national level. I'll give you some ideas on how a national leader would be elected. It is so expensive to win a national seat in the government. Ano kung bakit? Okay, bigyan ko na kayo ng ano, no, ng ideya. Bago kayo umakyat sa national post, kailangan niyo ng maraming pera. Okay? Kunyari, meron kayong planong ano, mangampanya, national election, national campaign. Kailangan kayong mag-hire ng mga watcher. Sabi nga nila, the legal way of, sabi nila, no, vote buying daw ay having a watcher. Well, to some extent, yung mga watcher, babayaran nyo yan talaga yan. Kasi nga, maaaring hindi nyo binabayaran ng boto nila kasi they have the right, no, na kusun-kusun na iboto. Pero kailangan bayaran nyo sila pang
pangkain buong araw, pagbabantay, something like that. So, well, I don't know kung ilan ang presyento dito sa Pilipinas, pero kung meron mang at least 50,000, no, I still have to check the data. So, kung meron kayong 50,000 presyento, so 50,000 na tao yun. So, how much would you pay for a watcher? So, sabihin natin na tigpabayang 100 na lang. So, let's compute, ah. 50,000 times 500, magkano na yun? That would be 25 million pesos. Watcher pa lang yan. Hindi pa kasama parafernalia niyan, mga alam niyo na, mga ads. So, ano sinasabi natin dito? Dahil kailangan mo ng malaking pera, kailangan mo ng mga supporter. Mahirap maging politiko kasi bakit? Kailangan pakisamahan mo yung mga financier mo. Pero you have to understand na kapag ikay naluklok sa pwesto, you're now accountable to the people. Okay? Kaya ang nangyayari ganito. Pag eleksyon, mangangako ka sa tao para makuha mo yung boto. Pag ikaw na naluklok sa pwesto, yan na ang sukatan kung di-deliver mo yung pinangako mo noong eleksyon. Kaya nagkakaroon ngayon ng distinction. Minsan, iba yung candidate, kaya pangalan, sabi natin Pedro, iba ngayon yung candidate na Pedro sa elected na Pedro. Nag-iiba version niya. Kasi hindi lahat na naipangako mo, okay, ay madalas nabibigay mo pag ikaw nakaluklok na. Why? Kasi may mga pinangako minsan ng mga politiko na bunga ng dynamic sa loob, yung marami silang hindi na-assess, hindi nila ngayon magawa. Lalo na tayo, meron tayong, di ba? I should say, napaka-komplikado na political dynamic sa Pilipinas. Kaya kailangan, kuyari, kung yung presidente, hawak mo ang kongreso. Yung majority of your party members, kailangan hawak ang kongreso. When say congress, that would be the House of Representatives and the Senate. Okay, so much for it, no? Not to belabor the discussion para hindi kayo masyadong mabigatan. Ang sinasabi ko dito, parang nagiging talamak sa marami sa ating mga politiko ang mangako ng mangako para makahatak ng boto. At bilang mga botante, yan, ito ha. Ito ang aking unang point when it comes to dishonesty in leadership. Dishonesty in a sense, kung nangako, dapat natutupad. Yung inyong involvement, lalo kayong mga botante, hindi dapat natatapos kapag kayo bumoboto. Ito punto ko. Yan. Campaign promises must be monitored. How do you know na maging epektibo o naging epektibo ang isang kandidato kapag na ibigay niya at the end of his term lahat ng pinangako niya? Bagaman hindi lahat maibibigay yan, para at least majority man lang. So, ito, kung kayo boboto, alamin niyo platforma. Ang problema sa marami, nakatingin sa personality, hindi sa platform and principles and purposes of candidacy. Kailangan i-elevate natin yung ating consciousness, no? Yung ating citizenship. Kasi hindi po pwede na boboto tayo ng mga tao, okay, na panay papogi lang. Yun ang problema, papogi yung marami, no? Paganda, papogi. Isang basihan ng inyong magiging boto ay yung credentials nila. Paano credentials? May nagawa na ba siya? Kasi kung nangangako lang siya at yung pinapangako niya ay hindi niya kayang i-deliver, empty promises yan, mga kapatid. Kaya dahan-dahan kayo. Hindi ko sinasabi huwag niyo iboto kasi he or she may have the capacity to deliver it pag nasa pwesto na siya. Pero iba pa rin yung mga taong may nagawa na at sinasabi nila gagawin ko to kasi napatunayan na nila. So kapag naluklok na, di ba, nangako, i-monitor ninyo ngayon kung ano yung naging campaign promises nila para maging accountable ang ating mga leader sa mga botante. Okay? So I hope you're having ideas, no, on how to somehow parang to destroy yung culture of dishonesty para mas lalong maging aware yung mga tatakbo na kapag ako tumakbo, tututukan ako ng mga tao kaya hindi ako pwedeng magsinungaling. Okay? So it always takes a citizenship na empowered and educated para magkaroon ng mga leader na katulad nila na maayos mag-isip, maayos ang values. Okay? Sige, bati muna tayo. Jonah, sabi ni Jonah, alam mo kuya Ronald, tama ka po na dapat ang watcher binabayaran di po dahil sa boto nila dahil napapagod po sila, pagkain po nila. Totoo yun. Okay? So,
Ang punto, mga kapatid, sa lahat ng mga gustong tumakbo sa politika, I really suggest na ma-develop na sa inyo yung values of honesty, integrity, para yung sistema na maaaring makakorrupt sa inyo ay hindi makakorrupt sa inyo. Kasi bakit? You have your values intact, inculcated in you. Marami sa atin gustong maging politiko, bakit? Dahil sa perks. Marami kasing perks, no? Mga benefits sa pagpolitiko ka. May tinatawag tayo mga allowances, no? May mga discretionary funds at kung ano-ano. So, in one way or another, if you really want to have honest leaders, we have to monitor them. Ang problema sa maraming tao, after ng elections, wala na. Di nila na binabantayan ang boto nila. So, mga kapatid, I really suggest, bago kayo bumoto, ito, payo ko, siguro I would have my mga next episodes leading to elections, no? Paano tayo boboto ng mga tao? Okay? Hindi ko hawak ang utak ng mahawat nakikinig kung sino boboto nyo. Pero at least, we will have these guiding principles para maging maayos yung ating boto. Okay? So again, this honesty in leadership ay nagre-recur, nagiging cycle siya. Bakit? May mga tao hindi nagde-demand ng honesty sa kanilang mga leader. That's why, meron tayo sa ating gobyerno, diba? Commission on Audit. Kasi required ang mga government offices and government officials na mag-report ng kanilang sal-in, pati ng kanilang mga disbursements. Kasi bakit? Pag walang nagbabantay, sabi nga nila, di ba? If the cat is away, the mouse will have his or her heyday. Sabi nga? Okay? So, pag walang nagbabantay, parang kung saan-saan nalang ginagamit yung pera. Okay? So, I hope karoon tayo ng sense of parang ano, no? Yung hope na itong aking mga binoto, kailangan maging maayos sila. Okay? Educate yourself with regard to the rules. Kaya, well, in Pasig, yung aming mayor, si Mayor Bico, nagkaroon siya ng rule. Pagdating sa bidding, kailangan i-public. Kaya naka-livestream. If you would visit yung Pasig City Facebook page, naka-livestream live online yung bidding. Kasi ang bidding process sa gobyerno madalas, minsan nagiging moro-moro. This is true. No? May mga nasa loob, nagsasabi, ganito ibigay mong presyo kasi may nagbigay ng ganito, so tapatan mo to, so ganon. So this time, hindi na po pwede mangyari. Kasi bakit? Mismo doon nangyayari, live. Hindi pwedeng ihagel, hindi po pwedeng baguhin ang anumang mga proposal kasi live siyang inahain sa publiko. So, that's a good step. If we really want to have accountability, okay? So, kailangan woke, involved ang citizenry. Okay? So, other points. Kung meron kayong masasabi about this, how can we develop honesty in our political leadership? So, comment lang kayo, no? As I said, sa ibang mga previous kong episode, pag meron ako mga sagot na nakita na parang, wow, nakakatuwa naman to, bigyan natin ng libro yan. Well, let's see. Okay, malay nyo, isang set ng Lobstruck. O kaya, yung susunod na libro, meron agad kayo, kayo unang makakakuha. Let's see. Okay? Kaya nga ito rin ang nangyari. Pagdating doon sa usapin naman, talakayan na natin. Well, FYI, si Kuya Ronald, I used to teach international studies, kaya malapit sa akin ang West Philippine Sea issue. Okay? Pero ito rin napansin ko. Marami sa mga Pilipino, hindi issue ang West Philippine Sea. Okay? Okay, so outlier na ito ng ating topic. Pero gusto ko rin i-discuss para at least may idea kayo. Kasi may tinatawag kami sa international studies na high politics and low politics. So when you say high politics, ito yung mga issue ng security, issue ng national sovereignty. So doon nakakategorize ang West Philippine Sea issue. Kasi foreign relations siya na eh. Yung low politics, ito yung mga bread and butter issue. Ito yung madalas nararanasan immediate ng mga tao. Hindi issue ng maraming Pinoy ang West Philippine Sea kasi hindi siya malapit sa bituka. Kumbaga, kung malapit siya sa bituka, siguro pagdating na sa punto na ubusan na tayo ng isda sa ating karagatan, tapos wala na tayong makain isda, siguro dun lang siguro magugulantang lahat ano nangyayari sa bayan na ito. Kaya mas malapit sa atin ang community pantries higit sa West Philippine Sea. Kasi ang community pantries would deal with our day-to-day basis na mga needs and day-to-day basis na mga issue.
Okay? So, ba't ko nabanggit yan? Well, maaaring hindi issue ng honesty, no? O dishonesty ang issue na yan. Pero, nanggagaling ako dun sa posisyon na tayong mga Kristiyano, lalo na, no? Na the Word of God to be relevant sa buhay natin, kailangan alam natin kung tayo po posisyon. Posisyon in a sense na kung saan ang tama. Well, siguro sa ibang topic na lang kasi may pagtatalo minsan, do we really have to be nationalist pagdating sa ating Christianity? Kasi may nagtatalo, should we pursue Christian nationalism? Yun talagang rah-rah-rah, no? Let's defend our land. Well, let's just take this as it is. Yung bahala na. Maybe some other time. Okay? So may tanong ba kayo mga kapatid about dishonesty in leadership? So make them accountable. Yung mga campaign promises nila, i-monitor ninyo. Okay? I would like to cite a verse, no? Kasi this is the scenario which happened during the time of Prophet Jeremiah. Let's read. Jeremiah, okay, kailangan. Chapter 6, 13 to 14. This talks about also dishonesty. From the least to the greatest, all are greedy for gain. Prophets and priests alike, all practice deceit. During the time of Jeremiah, ang problema noon, imagine nyo, no? Yung mga political leader nila, pasaway. Pero, supposed to be, yung mga church leaders, dapat hindi na sumasama sa kapasawayan. Hindi. Pati mga propeta, mga priest, lahat sila, nagsisinungaling. At ito, may mga issue noon, na sabi ni Prophet Jeremiah, they dress the wound of my people as though it were not serious. Seryoso siya, pero hindi pinapansin. Peace, peace, they say, when there is no peace. So, anong sinasabi ni Prophet Jeremiah? Yung mga deklarasyon ng kanilang mga propeta ay hindi akma sa revelation ni Lord. Kaya ano nangyari? Nadidisiba ang mga tao, sinasabi ng mga leader, no? May kapayapaan tayo, maayos tayo, pero hindi nila dinidil ang pinaka-issue sa society. Kaya ano nangyari? The people remain miserable. Kasi, sabi nga dito, that's the metaphor, they dress the wound of my people as though it were not serious. Parang tinatakpan lang, binabaliwala. So, ganoon din lang sa atin, no? Bilang mga Kristiyano, I really suggest, kung meron tayong mga issue, let's talk about it, let's discuss those things so that we can address them appropriately. Okay? Kasi ang mabuting Kristiyano ay mabuti ring mamamayang Pilipino. You can quote me on that. Okay? So, may tanong ba kayo mga kapatid? So, more of that siguro sa mga susunod natin mga topic about honesty in governance, so on and so forth. So ngayon, papasok naman tayo, di ba, national level yon, sa personal level naman. Lately, maraming nag-PPM sa akin, maraming mga nagsasabi, Pastor, papatawarin ko pa ba yung mga tao na hindi honest sa akin, lalo na yung aking partner. Paulit-ulit na lang eh. Okay? So ito yan, my first point. Meron ba kayo mga partner na parang alanganin o mga nagsasabing mahal kayo pero paulit-ulit kayo niloloko? My first point. Yan. You have the right to demand honesty from your partner. Palagi ko naman lahat tayo nagnanais ng relasyon na maayos at nagnanais na yung ating partner kung paano natin sila minamahal, paano tayo nagtatapat, magtapat din sila sa atin. Tama ba mga kapatid? Kaya hindi po pwede na isa lang ang honest, isa lang ang faithful. It takes two to maintain a good relationship. Okay? So, isa sa mga bagay na kailangan nyong maunawaan mga kapatid, hindi po pwedeng magtagal ang relasyon nang walang pagtitiwala. Kasi, ayan yung pinaka-pundasyon. Mapapansin nyo to kahit sa pagkakaibigan, pag nawala na yung pagtitiwala sa pagitan na things will never be the same again. And that's really what we don't want to happen. So, anong sasabihin natin sa mag-partner? So, focus muna tayo sa mag-partner. Siguro, isang punto ko, I've written this in my next book, no? Alamin muna natin yung difference between privacy and secrecy. Kasi, maraming gustong mag-demand ng honesty from their partner. Pero minsan, I should say na minsan hindi na rin, ano, no? Hindi na rin considerate, pero out of bounds na rin. Yung parang halos lahat na lang parte ng buhay ng katilang partner gustong alamin. Baka issue na ng insecurity yan. So, distinguish muna natin. Iba ang privacy
sa secrecy. May mga bagay sa buhay natin na hindi natin sinasabi sa partner natin kasi hindi naman nakakatulong, di ba? Okay? Kunyari, may pagka-iwo lang ito. No? Kunyari, kapag ikaw iba, nag-aahit ng buhok sa kilikil ba, pinapaalam nyo ba sa mga partner nyo yun? Of course, hindi na, di ba? Kasi hindi naman kailangan ipaalam. Pero you need to have privacy. Bakit? Kasi hindi maganda tignan, right? So, yun yung pagkakaiba ng privacy sa secrecy. Kasi ang secrecy ito, ang secrecy ay may intention na itago. Bakit? Kasi alam mo may mali. Yung hindi mo ipaalam sa partner mo na nakipagkita ka sa ex mo, ay nako, siguradong awa yan. Kasi bakit? Alam mo, yung elemento na isesekreto mo ay may implikasyon sa relasyon mo. Samantalang ang privacy ay personal yan. Malaman man niya o hindi, it doesn't matter. And your partner should respect you with regard to that. Naintindihan niya mga kapatid? May pagkakaiba ang privacy sa secrecy. So, ano ngayon ang mga punto ni Kuya Ronald? How do you handle privacy? Without honesty, sinabi ko na, no? Trust cannot be strengthened. At mapapansin niyo ito. Honesty is a selfish act. Kapag hindi ka nagtatapat sa partner mo, you're being selfish. In what sense? Selfish ka bakit? Kasi may mga bagay ka dapat ipaalam sa kanya, hindi mo pinaalam. Kasi alam mo sa sarili mo, masasaktan siya. At you don't want that to happen, pero you want to enjoy what you're doing. Naintindihan niyo? Tinatago mo siya kasi nag-i-enjoy ka. So, pag mayroong dishonesty, nagkakaroon ngayon ng ganitong, ano, no? Ganitong senaryo. Nagpapatuloy yung pagsisinungaling kasi may nakukuha kang benepisyo sa ginagawa mo, pero ayaw mo na magkaroon ng masamang implikasyon sa partner mo. Kasi alam mo, kapag nasaktan siya, masasira ang mga trip mo sa buhay. Kino ko na lang sasabihin yun. So, anong sinasabi ni Kuya Ronald? Simple lang. As a matter of policy, lahat ng mga issue na makakasira o may epekto sa inyong relasyon, dapat alam ng partner mo. Sa mag-asawa, for instance, I'll give you an instance. Kanyari, may pera ako. At yun ay nilalaan namin para sa pambayad na meral ko. So, kung nagkasundo kami from the very start, no, na anuman ang gastusin ay dapat pinagkakasunduan namin mag-asawa, bago ko gamitin yung pambayad ng meral ko sa iba, sasabihin ko muna sa kanya. Kasi nagkasundo na kami. Naintindihan niya mga kapatid? At kung meron man kami mga pag-uusapan na alam namin na makaka-apekto, no, sa relasyon namin, kailangan pag-usapan agad namin. Kahit yung mga attraction, alam nyo, no, minsan may mga bagay minsan na maaaring hindi ko na-attract, pero meron silang, may nararamdaman yung asawa mo, ikaw, na parang somebody is hitting on you or hitting on her. So, sa workplaces, di ba? Meron ako, meron akong isang co-worker na parang nagpapapogi sa akin. So, at least alam mo. So, pagpupunta ka sa office, tignan mo tong lalaki na ito. So, at least alam niya. Kasi, once na tinatago ninyo ang kasalanan, nag-i-enjoy ang kaaway at kayo sinisira. Tandaan, sins would always thrive or flourish in secrecy. Ulitin ko yun. Ang kasalanan ay lalong lumalaki kapag tinatago sa kadiliman. It thrives in secrecy. Okay? So, tandaan natin, marami tayong mga bagay na ginagawa na alam natin makakasakit sa ating mga partner. Kailangan alam nila yun para ma-deal. Kung hindi nyo masasabi sa inyong partner, at the very least, no, siguro ipaprocess nyo sa isang counselor, kasi minsan di kayo handa, no, sa mga bagay na sasabihin, para matulungan kayo paano sabihin. Nonetheless, ito rin naman, itong katotohanan naman, hindi naman lahat ng ating mga nararamdaman ay dapat ipaalam sa ating partner. In one way or another, bakit? Kasi minsan, i-assess natin kung kaya niyang dalhin. And that's really true. Kasi if you will be totally honest, ito naman, palagay ko marami tayong pag-aawayan. Kanyari, ito. Merong niluto si Mrs. Na talaga niluto niya, talagang, hindi si Mrs. to. Ito, example lang ito. Na alam mo naman talaga hindi masarap. Pero alam mo kasi sa kanya, pag sinabihan mo siya ng hindi maganda, ay magtatampo talagang, baka tapunan ka pa ng
ng kawali dyan. So, be careful with your words. Be tactful. Sabi mo, ay Han, hindi naman, huwag mo sabihin na hindi na masarap, no? Sabi mo, kulang kaya sa asin. So, lagyan natin ng kuting asin. Pero kung dire-diretso mo siya, ay di masarap. You cannot do it. Kasi di siya nakakatulong. Okay? So, in one way or another, yung pagiging honest, yung totally honest per se, ay binabantayan din natin. Kasi may, ang titingnan natin dito basically, ay yung ano, no? Yung ano ba yung end result ng pagiging honest mo. Pero as a matter of principle, hindi mo siya itatago. Siguro you can paraphrase, you can make things better para hindi ang datingan ay pangit. No? Kasi if you really love our partner, gagawin natin ng lahat para hindi masaktan yung kanyang damdamin, pero nakokorekt din siya. Kasi you can do it. Eh. You can say truth na hindi masakit. Ang problema sa iba, pinaghihiwalay nila na eh, pag nasabi ako na katotohanan, okay lang masaktan. No, you can do it simultaneously. You can reveal truth in a gracious and good manner. Okay? So, bati-bati tayo. So, may kumitanong kayo. So, dalawa na talakay natin. So, now I open the floor if you have questions. Okay? So, Ate Rowena, magandang gabi sa'yo. Ate Donna, magandang gabi sa'yo. So, may tanong ba kayo about honesty? So, balikan ko lang, no? Pagdating sa leadership, pagdating sa election, campaign promises must be monitored para alam ninyo kung nagsisinungaling yung isang kandidato o hindi, at bumoto kayo sa meron ng record para hindi na sila masyadong nagkikling sa pangako kasi napatunayan na nila kaya nilang gawin. Okay? At sinabi ko rin dito, you have the right to demand honesty from your partner, exclusivity. And sabi ko dito rin, difference between privacy and secrecy. Okay? May tanong ba kayo? Okay, I don't know kung ano sinabi ni Kuya Vin na tama, no? Pero kung ano man yun. Kuya Terso, maraming salamat. Pastor Ronald, salamat po sa mga kabulang makabayang talakayan. Well, we're all citizens of this country. We love our country, so importante. Okay, sabi ni Kuya JC, difference po ng honesty and integrity, synonyms lang po sila. Well, they overlap, no? Pag sabing integrity, basically, kung ano yung pinapakita mo sa private domain ng buhay mo, hindi nakikita ng tao, yun yung nakikita kapag in public ka. So, in one way or another, integrity is all about honesty. Honesty is basically, you can use honesty kasi in different ways, no? You can be honest with other people, with your feelings. So, anyway, they overlap, no? So, you can just consult the operational definition, perhaps, sa mga research. May isa pang ano, nabasa ko lang ito eh. Pwede ka bang maging loyal pero hindi ka faithful? Wordplay siya, no? Ako naniniwala na kapag loyal ka, faithful ka. Kapag faithful ka, loyal ka. Hindi mo siya pwedeng paghiwalayin. Loyalty has something to do with your ability to stick to that person. Faithfulness is your ability to maintain the attitude of loyalty. So, that's how I define it, no? So, kaya tigilan na natin yung mga debate na pwede ka maging lawyer pero hindi ka faithful, pwede ka maging faithful pero hindi ka loyal. No, I don't believe that. Okay? So, sa mga nagtatanong, that's my position about it. Alright? So, may tanong pa ba mga kapatid? So, last two questions before I log out. Just to give you an idea, ang Real Talks ay would last for 30 to 40 minutes just to discuss yung mga bagay na importante sa atin. No? Okay? So, sa lahat ng mga naghihintay ng aking libro, kindly pray with me. Dahil ko sinasabi ito, gusto ko siya tatapusin, tatapusin ko na. Sige, tatapusin na natin. I hope, bago matapos ang May, tapos na siya. So, ibibigay ko na siya sa aking publisher. And then, kapag nagkaroon na siya ng blueprint, na alam ko papunta na sa printing press, sasabihan ko kayo. Eh, maaari magpag-paraffle tayo, yung mga first few copies, kayo unang makakuha. And then, well and good, papadala ko sa inyo. Just wait for my announcements, no? In this page and sa isa kong Facebook account, no? Yung aking more private
kasi ito very public ito, ito page ito, so meron akong private na account, no, ng Facebook. Okay, may tanong pa ba mga kapatid? Okay, so if this would be helpful and useful sa inyong mga kaibigan, you can download this, share this, and then kindly like also yung aking YouTube channel. Meron ako sa YouTube channel na Ronald Molmisa. Ay, may humabon. Aba, si Ate Che. Oo, si Ate Che. Ano ko to? Pinsan ko to. How do you deal with a partner na hinawakan mo palang cellphone niya, galit na agad? Wow! May PIN naman na secret, pati online account secret din ng password. Well, ang totoo niyan, kung before hindi niya ginagawa yan, at ginagawa niya ngayon, palagay ko, there's something fishy. Kasi, lalo na sa mag-asawa, itong aking cellphone. Yan, cellphone ko. Pareho kami ng password ni Mrs. sa cellphone namin. Bakit? Kasi, kapag ito nakalimutan ko, okay, mabubuksan niya. Para at least ma-text niya ako, kaya tatawagan niya ako pag wala siyang loads, at least may gagamit na cellphone ko. Pero ibang usapan naman sa iba na yung privacy na parang hiwalay. Iba-iba kasi ng posisyon. Kasi, in, as a matter of principle, my use of cellphone is not private. Kasi kailangan bukas ito para alam ni Mrs. ko ano activity ko rito. Pagbabantay sa akin. That's my form of moral fencing. So, ano man ang ginagawa ko dito, maiwan ko man to sa ano, wala akong pangamba. Alam niyo mga kapatid, ang hirap na tago kayo ng tago. Okay? Ang hirap hindi kayo loyal o hindi kayo honest sa inyong partner. Kayo magdadala ng kabigatan. Kasi every time kikilos kayo, hindi kayo makakilos ng maayos kasi lagi kayo nagbabantay. So, ang aking suggestion, well, Ate Shivani, check. Suggestion ko, mag-usap na. Okay? Kapag meron tinatago, may tinatago. So, but first, before you confront, pray. Kasi maraming mga asawa, they would always find it so offensive. Maaring bunga ng trabaho, kaya kailangan magano. So, get to know the reasons. Bakit niya ginagawa yan. Pero, as I said, kung hindi yan usual, well, you have to talk about it. Okay? So, yan mga kapatid, ang ating maikling sagot sa bagay na yan. Okay? So, maraming salamat mga kapatid. Until next week, makikita-kita po tayo. I really suggest that kung sinabi ko kanina kung nakakatulong sa inyo ang Real Talks, share nyo sa inyong friends and comment kayo dito, no? Kung ano yung mga next episodes na pwede nyo i-recommend sa akin, i-discuss. Pero ang peg lagi ng Real Talks ay yung mga issue na nakakapekto sa atin, no? For the past few days and few weeks. So pag-uusapan natin dito. Okay, until next week, pagpalain kayo ng Panginoon. At sa usapang maayos, sa usapang makatotohanan, maayos ang ating samahan. Okay? Pagpalain kayo ng Panginoon. Hanggang sa muli.